Kumare, mga kumpare! Andito ulit si Mama Che. By the way, guys. Ngayong araw na ito, magluluto tayo ng gagawa ako ng sambal. Pakita ko Indonesian sa inyo paano ako magluluto ng Indonesian sambal. Okay. Asensya na kayo, guys, sa aking ano, maliwanag dito, madilim dito. Maliwanag dito, madilim dito. Kasi, doon yung nakaharap ko sa pinto, tapos dito, madilim, walang ilaw. At saka, bakit ganun yung kilay ko? Makapalang isa. Walang kilay yan, guys. Hindi ako nagkilay. Nagpolbo lang ako kasi ano. Ganun. Oh, makapal. Parehas naman pala. Sa reflection. You know reflection? Reflection siya. Aking ano ba itong aking... Papakita ko na sa'yo mga kumari yung ating gagamitin sa sambal. Actually, kumari, maraming mga twist-twist ang mga sambal. May nakita pa ako naglagay ng dilis, may nakita pa, at saka ano, sampalok. Siguro yung sampalok talagang ano, kaso wala akong sampalok eh, suka na lang ilalagay ko. Papakita ko na yung aking mga gagamitin. Ito yung pangprito, olive oil. Ito, suka. Apat na kutsarang asukal. Kasi, ang sabi nga nung nabasa ko sa ano, ang more on sweet ang sambal. Tapos, isang kutsarang asin. Pero, depende na rin yan sa panlasa nyo, guys. Kung ano ang panlasa nyo, kayo ang masusunod, okay? Ito, isang kutsarang asin again. Pero, itong sili, guys, hindi ko uubusin. Nilagay ko lang dyan kasi yan lahat nabili ko. Ito, sili ng Indonesian. Kasi ang sili is ganito yun, yung sili natin. Sili labuyo din daw yan siya, guys. Pero Indonesia. Siling Indonesia ito, diba, mapahaba. Ang sili ito, oh, sili natin, oh, sili ng Pinoy. Ayan, oh, labuyo. Kulikot sa Bisaya. Ay, kulikot. Yun ba yun? Kulikot sa Bisaya. Ayan. Ito siya isa, ihahalo, guys. Purong ito lang. Tapos lalagyan ko siya ng atsal or red bell pepper. Lalagyan ko rin siya. Tapos, bawang, sibuyas na pula, at saka sibuyas na puti. Kamatis. Of course, ang bida, kalamansi. Kasi, sa kanila, lemon ang nilalagay nila. Kaso, walang mahal ang lemon dito sa Pilipinas. At saka, parehas lang naman sila ng tama. Parehas ng tama. Parehas ng vitamins. Parehas ng lakas. Kaya, parehas lang naman sila. Kaya, ito lang ang lalagay ko, kalamansi. Tsaka more on bawang. Ayan. Ayan siya lahat, guys. Yan yung aking mga ingredients. So, lilinisin na natin, hugasan na natin, at hiwain na ang mga lulutuin. See you later! So, mga kumari, ayan na hiwa ko na lahat, nalinisan ko na, at ready to cook na sila. Yun na lang ang natira. Kasi, kaya nagtira ako nito at saka maraming ito, dumami yung bawang kasi magluluto ako mamaya ng garlic chili sauce para sa aking siomay. Magluluto ulit ako ng garlic chili sauce pagkatapos nito. So, ito na, guys. As you can see, tinanggalan ko siya ng buto kasi ano, para hindi masyado maanghang, para yun ang secret daw eh, para hindi masyado maanghang, tanggalan nyo siya ng buto. Kaso sabi naman ni Kanuja, yung isang vlogger din, bakit pa natin tatanggalan ng buto, kaya paano pa maging hot ang chili natin, chili sauce nga, diba, sabi niya ganun. Pero ako, tinanggalan ko kasi ang technique dyan yung kung ayaw mo na masyadong maanghang, di konti lang ang sili na ilagay mo, di ba? Tapos, kung gusto mo maanghang, damihan mo na ang sili. Kung ayaw mong tanggalan ng... Ay, kung tinatamad ka magtanggal ng buto. Pero sa ngayon kasi, naka-lockdown tayo. Hindi tayo, wala tayong ginagawa sa bahay. So, pinaglibangan ko siya, guys. Yan ang ginawa, pinaglibangan ko. Ginawa ko yang... Ay, inisa-isa ko, tinanggalan ko. At good luck sa mga kamay ko. Kasi hindi ako nag-gloves. Mamaya pag naikamot ko to sa mata ko, ay good luck sa akin.
Ayan, nakikita nyo na tanggalan, tinanggalan ko siya. Pero may tinira ako dyan, mga 5 piraso yata na hindi ko tinanggalan ng buto para may kagat pa naman yung anghang niya. Okay, ayan. Tapos, 3 pirasong atsal o red bell pepper. Tapos yung sibuyas, tatlong buong sibuyas. Tapos kalamansi, 4 kutsarang kalamansi, 4 kutsarang asukal, 1 kutsarang asin. Pero depende na lang yung mamaya tikman natin. Kung kulang, didagdagan natin kung anong kailangan idagdag. Tapos 3 cubes na bawang. 3 buong bawang. 1 sibuyas na white sibuyas. 1 puting sibuyas. 1 buo. 4 na pirasong kamatis. So, let's go. Cook na natin, guys. Tara. So, ayan, guys. Maglagay na tayo ng olive oil. Medyo hot na siya. Bawang. Igisa natin ng konti. Gisa-gisa lang ng konti. O sibuyas. Ang hapdi na ng kamay ko. Pil ko na ang sili. Mga sugat ng kamay ko. Yan sa mga hapdi-hapdi. Kasi ako naglabs eh. Kasi sabi ko naman, malapit ako sa grate. Hugas naman ako ng hugas. Saka ang hirap maglabs habang naghihiwa ka, habang ano-ano ang ginagawa mo. Ang hirap nung nakabuglag, naka-plastic ang kamay. Malaking sibuyas. Ayo, kamatis. Ayan. Wala, mapuno na yung aking magandang kawali. Ganda ng kawali ko, no? Ganda ng kawali ko ngayon, ha? Kasi pang ano lang to, pang vlog lang to. Pang vlog to, pag yung totoong kawali na ginagamit pang araw-araw, ayun. Yung pag ano, yung tag 150. Takpan natin siya, guys, saglit. Ayan. Uy, saktong-sakto yung takip pa. Hindi ito sa kanya eh. Hindi ito sa kanya, ito sa isa. Nagsakto yung ano nila. Size. So, okay, ayan. Susunod natin ang bell pepper. Ayan. Dati guys, naluluto ako ng chili garlic, garlic chili sauce, kaso chili paste. Sinagilan ko kasi ang hirap magluto ng sili, ang hang-hang. Mahihirapan akong huminga sa anghang. Sabay na natin itong sili para medyo lumambot-lambot siya pag blend natin mamaya. Tapos, see you after 2 minutes. A few moments later. Yan. Another 2 minutes.
So, okay na siya, guys. Patayin na natin. Lilipat pa. Palamigin natin ng konti at lalagyan natin sa blender. I-blend natin siya. Palamigin lang natin ng konti, guys, kasi plastic yung blender ko eh. Baka masira. Hindi kasi siya ano eh. Hindi siya glass. Kaya palamigin natin ng konti. Kung traditional naman na gamitin natin, guys, mano-mano, kumbaga, mano-mano ang ating gamitin. Meron akong pang ganito, mga pang bayo. Oh, ba't ko pa ihirapan yung sarili ko? Charot. Hindi, kasi maliit siya. Ayan, maliit. Hindi siya magkasya. Hindi magkasya yung niluto ko. Medyo madami yung niluto ko. Isang, alas mapuno yung, ano diba, mapuno yung kawali. So, hindi siya magkasya dito. Mga tatlong salang. Eh, matagal kaya ito kasi pipigay-pigayin natin. So, ibiblend ko na lang. Kasya-kasya siya sa blender. Isang blenderan lang. Okay? So, let's go. Malamig na siguro yun. Lilipat, ibiblend na natin. And guys, dahan-dahan natin siya ilagay sa blender. Hindi ako masyado makalakas ng boses, guys. Nahihiya akong maririnig ng kapitbahay. Maririnig ng kapitbahay. Baka sa kaba, sabihin nila, akala nila, sabihin nila, naluloka na ako. Kasi ako palang mag-isa, gising. Tulog pa lahat ng mga bata. Ayan. Lagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin ng konting tubig, guys. Mga kalahating baso. Para makaikot lang yung blender. May kalumaan na kasi ang aking blender. Na siya, guys. Okay na siya. So, lulutuin natin ulit. Hanggang lagyan na natin siya ng ating mga pampalasa. Ayan, guys. Ibalik lang natin siya sa dati natin pinaglutuan. Yung pinaglutuan ko dati. Tapos, lagyan natin ulit ng mantika. Or olive oil. Or whatever na mantika ang gusto nyo. Ayan. Ito na siya. Babalik na natin. Iba lang ako ang anghang. Sa Indonesian na friend ko, guys, kung gusto nyong ma-preserve, lagyan siya ng suka. Pero pag konti lang naman ang nilulot kagaya nito, madami, kailangan ko lagyan ng suka. Pero pag konti lang, yung pang isa dalawang araw lang daw, pwede ng ano lang, tubig. Lagay na natin ang 4 na kutsarang asukal, 1 kutsarang asin, 4 lang muna. Basta naman masyadong maasin. Instead of suka, guys, kalamansi ang nilagay ko. Bilis lang, guys. Napaka dali lang niyang lutuin.
sa mga mamshi dyan, mamshi na mahilig sa maanghang. To pang daily ano to, pang daily kasama sa ano, lalo na sa Indonesian, sa mga nasi goreng, nasi lamak, meron talaga silang ganito, hindi sila mawawala ng ganito. Tuwing kakain sila may ganito, parang ano to sa atin, alamang, bagoong alamang na masarap isama sa hapagkainan. Yan. Tapos mamaya magluluto ako ng garlic chili sauce para sa aking siomai. Later. Kasadya ko to guys, na ganito lang siya, hindi masyadong pino, kasi di ba masarap yung ano, yung hindi masyadong paste na paste. Ayan, konting may mga laman-laman siyang maano. Yan o. May mga laman-laman siyang manguya. Kung gusto nyo guys, dagdagan nyo nito, powder, konti. Hindi kung hindi ayaw niyo naman, okay lang naman. Ako gusto dagdagan ko lang ayan, o kalahating kutsarita. Ayan. Pwede naman sa inyo guys kung gusto niyo lagyan ng mga ano, mga lagyan niya ng ginisa, magic or betchin. Mga health conscious diyan, pwede nang hindi lagyan. Lalo na ate ko, nagluluto ako na may mga flavoring, nagagalit yon. Shout out sa kapatid ko, sa ate ko, na health conscious. Okay naman kung walang ganun. Kasi may sugar naman siya. Lagyan ko lang ng konti. Pampadagdag lasa lang. So, tikman daw natin. Kasarap ay. Grabe. Sarap talaga guys. Try nyo na. Mga mahilig sa maanghang dyan. Sarap siya. Ito na lang ang ulam sa kanin. Pwede na eh. Tapos meron kang ano. Yung iba kasi guys, hinahaluan nila ng dilis to. Madaming style ang pagluluto ng sambal guys. Yung isang vlogger nakita ko, hinaluan niya ng dilis. Tapos, yung iba, sinahaluan ng sampalok. Kasi ako, wala kasi akong ano, tamarin ngayon. Kaya, kalamansi na lang nilagay ko. Pero, okay na okay siya, guys. Masarap. Tapos, yung isa, may hinaluan naman ng dried na pusit. Depende naman, guys. Pero, ito talaga ang traditional. Ito yung simpleng pagluluto nila ng sambal. Ng Indonesian. Yan. Ang ginawa ng isang vlogger, ano niya, hinati niya yung isang platitong dilis, ang kalahati, isinama niya sa blender. Binabad niya muna sa mainit na tubig, tapos sinalo niya sa binlend niya, sinalo niya kanina sa pagblend. Tapos, yung the rest, yung malalaki, isinama niya na dito. Tapos wala akong bilis. At saka ito talaga yung pinakaano nila. Pinakasimpleng sambal. Yung traditional nilang sambal. So tama na to guys. Kasi medyo ano na siya. Tuyo na. At luto na siya. Ready to serve. Turn off the heat. And patutuyuin. Ilalagay sa garapon. Ito na guys, ilagay. Lagay na natin siya sa garapon kasi medyo ano na siya.
Malamig na siya. Ilagay na natin siya sa garapon. Nailagay ko na siya sa garapon. Ito na lang ang natira. Itong kakainin namin ngayon. Tsaka, kung magluto naman kayo guys, damihan na lang para isang lutuan na para hindi makasaya sa uling or gasol or ano man ang gamit nyo, kahoy. At least hindi makasaya, diba? Isang lutuan na ito, mga good for 2 weeks na namin siguro. Depende. 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 Yan. Sarap siya, guys. Promise. Try nyo na mga mommies, mga puppies. Ay, puppies. Aso pala yun. Mga father, mga mother. Ayan. Try nyo na po. Ah, masarap siya. Promise. Tara, guys. Mga aim tayo. Kaunta. Kain tayo. Bahaw. Tapos, shell. Anong tawag dito na shell? Kanang ano ito? Kabibi? Bahaw ang kanin natin, guys. Gusto ko magkamay kaso maanghang ko masyado yung kamay ko. Napipili ko pang anghang. Try ko lang kung maubos ko itong kanin, guys. Ha. Tapos ito yung sambal natin kanina. Sobra ng ginawa ko. Okay? Thank you, Lord. Tapos, meron kaming tira na paklay na ano, sobra namin kahapon. Tira namin kagabi. Ayan. Paklay. Tapos, naghanda ako ng melon juice. Melon amoy. Melon juice para sa pagkontra ng anghang na anghang. Melon. Ito yung favorite kong baso kasi malaki. Marami na ilagay. Baso to ng ano eh, ng milk tin in order nila. Guys, let's eat. Anghang pa yung kamay ko. Sambal. Pamparami siya ng kain, guys. Bawal ang diet sa sambal. Mono, Momor, ito, hindi ko naubos yung bahaw. Actually, para nala talaga sa aso to namin. Ayun o, si aso. Kaso, kinain ko kasi nagluto pa ako. Nagutom na ako eh. Kaya, kinain ko siya. Eh, may tira pang konti. Paklay ni BJ, sa kanya naman yan sa kay Bunso. Tapos, to. Kainin nila mamaya kasi ako lang munang kumain. Kasi nga, kanya-kanya kami dito sa bahay, guys. Kasi sila, pagkagising, selfie muna. Lunch na kami kumain ngayon din na kami nagagahan kanina. Ayan na sila, gising na sila. Later, kakain na rin sila. Matitikman na nila yung sambal! Yan. So, hanggang dito na lang ang ating sambalan. Hanggang dito na lang ating sambalan ngayong araw na to, guys. Sambal, guys. Hanggang dito na. Sambal, guys. So, hanggang dito na lang, guys. Ako po si Mama Chen. Laging nagsasabing, always pray and God bless us all. I love you all.
Thank you for watching. Subscribe na po kayo. Salamat po. Bye-bye. See you next time.